Good day, good morning, good evening sa inyo mga spectik. Nandito pa rin tayo, syempre kay Bisikleta Manila. And nakita ko dito yung talagang ibig ko talagang gravel na hindi siya mahal, mura siya, and syempre gustong gusto ko yung itsura niya. And syempre, bukod doon, kaka-hydraulic na. Eto na, si Beta Half Moon Keeper Edition. Napakaganda na ito. So, para sa akin, gusto ko nang simulan to dahil na-excite ako ipakita sa inyo yung mga pyesa na nakalagay dito. Talagang gustong-gusto ko itong bisikleta na to. So, simulan na nga natin. Simulan na nga natin yung isa sa bisikletang gustong-gusto ko ngayong 2023 dahil ito ay talagang in-update na talaga nila. Okay, so Beta baka naman. Ang ganda na ito. Yung kasama ko, yung dalawa naka-Beta, ako lang naka-MTV. Joke lang. Baka lang naman, di ba? So, dito makikita natin sa kanyang top tube. Hindi ko lang magalaw. Dito, meron dito nakalagay na keeper. Ayan. Dahil ito ay keeper edition talaga. Okay? Tapos dito, merong nakalagay na Supreme Perfection. Pwede. Tapos dito, nakalagay naman half moon sa gilid ng kanyang top tube. So makikita mo, dito makapal, then panipis ng panipis, papuntang seat tube niya. Maayos naman. So, ang dami niyang kulay na naglalabasan dito. At yung texture dito, ang ganda. Para talaga siyang para siyang kaliskis ng isda. Ang pogi lang talagang tignan. Okay, tapos dito purple, light blue, tapos purple, tapos silver. Ang dami niyang kulay. Pero malinis naman tignan. Okay? So, down tube niya naman, makikita natin dito yung kanyang ICR. Yan, dito. Tapos meron din dito dalawa. Yan, nagkasya yung dalawa. Okay, yung hugis naman ng down tube nito parang diamond. Pero gustong gusto ko to. Dahil stability wise, hindi ka magwo-worry. Okay? Lagay ng bottle cage, isa lang. Tapos dito, wala na. Hindi ko lang sure kung yung dati meron pa dito. Okay? Check nga natin sa ilalim, wala din. Okay, pero gusto ko talaga yung texture na itong silver na to. Parang kaliskis talaga. Branding niya, Beta, nandito. Yan, mainam. By the way, pagdating naman sa kanyang, what do you call this? Seat tube niya, wala namang kaarte-arte. Straight lang siya. Wala nang kurba. Okay na para sa akin yan. Pagdating naman sa crankset na ito, ito hindi pa nakahalo tech. Pero para sa akin, ito na lang siguro yung upgrade mo in the future. Kung gusto mo pa itong i-one by. Okay? Dito naman, hindi lang ako makalipat sa kabila. Okay? Ito ay 52-42 yung kanyang chain ring. 52-42. Malaki-laki yan. Tapos yung FD na ginamit sa kanya is, I think, Sensa Ignite. Sensa Ignite ang ginamit sa kanya. Ayan. So, pagdating naman sa RD neto, RD neto is, check nga natin, hold on, this is Sensa Ignite din. Okay? So, 9-speed po yan. Dito, I think this is 42 teeth na, yung kanyang sprocket. Check nga natin. Check natin ha, kung 42 teeth nga, medyo masikip lang. Check nga natin kung 42 teeth. Hold on. Kasi kailangan natin yung medyo malaki-laki na. Okay? Hold on. Double check natin. Pero lalagay ko na lang dyan sa description dyan sa baba. Okay? Yung caption para sa specs na ito. Para hindi tayo malito. Kasi medyo masikip lang talaga ngayon. Basta ito, 9-speed na to. Chainstay niya, walang kaarte-arte. Wala na tayo makikita dyan kaarte-arte. Pagdating naman dito sa kanyang brake set. Isa to sa nagustuhan ko dito sa bisikleta na to. Makikita mo naman dito, eto. Naka 160. 160 na siya. Tapos, Busole naman yung ginamit sa kanya. Cable-actuated na hydraulic brakes na yan.
So yun yung nagustuhan ko dito, kasi yung dati naka-mechanical pa yan. So ayun pala, mukhang nakita ko si Otlum. Oh. Ayun oh. Si Otlum nandito. Nakita ko si Otlum dito. So ayun, naka-hydraulic brake na to, cable activated. Yan lang nagustuhan ko dyan. Dito naman, drop bar. Drop bar niya, beta ang ginamit. Saddle, beta. 27.2 na seat post. Okay? Dito, stem na ito is beta na rin ang ginamit. Okay? So, ito most likely seal bearing kung hindi ako nakakamali. Lalagay ko na lang dyan. Drop bar, flat, beta ang ginamit, mainam. Brifters is, syempre, sensa ignite pa din. Okay? So, tires naman tayo mapunta. Sa tires naman, beta ang ginamit. Kaya kitang-kita. Beta. Tapos, hubs niya is beta din. Okay? Naka-shredder. And then, tires niya is 700 by 45C. Gustong-gusto ko yan. Fork nga pala neto is straight pa. Hindi pa siya tapered pagdating sa head tube niya. Ha? Fork niya is chromoly steel pa. Napakaganda. So, magkano si Beta Half Moon Keeper Edition dito? Presyo neto is 15,000 pesos. Okay? Dito lang yan sa Bisikleta Manila. Okay? So, don't forget to like, comment, subscribe. Dito lang yan kay Bisikleta Manila. So, Beta baka naman. Alright? Till then, mga spigitik, maraming salamat. Ciao! Puntahan natin si Otlum.